guys, no, nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. So, nakisa mi na yung kanilang kwarto. Tapos, nalagay ko na rin yung mga pin light. Ayan. Ganda yung makeup niya. So, ito yung mga ibang ilaw. So, ilalagay na rin natin yan sa labas at sa second floor. Ayan guys, dito yung master bedroom. Tapos dito yung living room. Ayan, lalagyan din natin ng ilaw yan. So dito hindi pa tapos yung kanilang isame. Pero meron ng design yung kanilang ilaw. Ayan yung living room. Papakita ko sa inyo yung labas ng bahay. So ayan guys, kung makikita ninyo, yan yung labas ng bahay. So ayan yung project nila Architect Jervin dito sa Santa Maria, Bulacan, Balasing. Ayan yung kanya second plot. So yung group na yan ay RDPX lang yan guys. Yan, yan, RDPX lang yan, nilagay nila yan para magmukhang group. So tara, pasukan natin tong kanyang living room. Yan yung kanyang living room guys. Bale, may ilaw yan, dalawa. So, anim yan. Ito yung master bedroom. Nalagay na rin yung mga ilaw ko dyan. Yan. So, dito tayo sa kusina. So, inaabangan natin yung mga cabinet nila. Gagawin nila mamaya yan. Ayan din yung kanyang cabinet. So, ito yung kanyang CR. Common CR yan dito sa first floor. So, isa lang yung ilaw niya. Tapos, guys, ayun yung ilaw dito sa hagdanan. Tapos, meron din siyang ilaw na 12 watts. Ito yung ilaw dito sa hallway. Yan. Bali, dalawa yan. Dalawa yung ilaw sa hallway. Tapos, yung sa kusina, isa lang din siya. So, LED surface siya. Tapos, sakit tayo sa taas mamaya para makita natin yung sa taas. Yan. Yan yung dalawang hallway. So, uli na lang natin lalagay itong dito sa kusina. Yan. Nakasentro lang dyan yan. Ayan guys. Dito sa taas naman. So, nalagay na yung kaniyang grills. Ayan. Tubular lang yung ginamit tsaka square bar. Kanyang hagdanan. So tapos ito yung kanyang labas. So meron siyang slab na canopy dito. So bali yun, hindi pa natin nalagay chandelier. So ito muna yung mga nilagay ko na ilaw. So yung sukat dyan ay 70 cm magmula sa pader. So ayan yung mga ginamit namin na pin light. Ayan LED. So apat yan. Nalagay ko na yung dalawa. Tapos ito yung kanyang hallway dito sa taas, sa tabi ng hagdanan. Yan yung hallway. So square lang siya. Tapos ito yung sa mga bedroom, sa face panel. Tigisa lang yung ilaw sa mga bedroom nila. Sa bedroom to ganyan din. Ayan yung bedroom 1. Sa facelift lang sila. Makikita nyo guys, napaandar na natin dito yung sa master bedroom. Ayan. So, apat na pin light na warm white tsaka isang white na ilaw. So, ito yung kanyang switch, nakatap lang dito. So, hindi pa nilagay yung kanilang switch. Sinampulan lang natin sila. So, ito yung kanyang closet, walk-in closet. So, meron siyang cabinet dito. Ayan, dito yung cabinet. So, ipapakita ko rin yan pag magkawa na. Yan yung kanyang ilaw. 12 watts. So, isang ilaw lang sa walk-in closet. Tapos, dito yung kanyang master toilet bowl. Dito, gumamit kami ng pull box. Yan lahat pupunta ang ating mga wire. Tsaka antenna.
So, hindi pa natin nalagay yung ilaw kasi wala pang sesame. Ayan guys, ang ganda. Dito naman guys, sa second floor. So, makikita ninyo, apat na pin light dito sa kanyang living room, dito sa sala. So, ito yung kanyang bedroom 1. So, isang ilaw lang din, umaandar na yan. Ayan. Solid surface yan. Tapos, dito tayo sa bedroom 2. Ayan yung sala. So, ayan yung mga suites. Bali yung chandelier, may three-way yan. Tapos, dito tayo sa bedroom 2. Ayan, isang ilaw rin dyan, guys. So, simple lang yung bahay. So, liliwanag din yan pag nakapintura na yung bahay. So, ito naman yung bedroom 3. Isa lang din yung kanyang ilaw. Ayan, nakasindi na, guys. Ayan, medyo masikip lang tong bedroom 3. So, dito, nag-add din tayo ng ilaw. Ayan, para hindi madilim. So, ayan yung mga pin light dito sa sala sa taas. So, apat lang yung ilaw dito. Ayan, mamayang gabi, papakita natin yan. Para makita natin yung liwanag. So, ayan, gumabi na guys. Makikita natin yung kalalabasan ng mga ilaw. Kung gaano kaliwanag. So ngayon, oras ay 7 o'clock p.m. dito sa Santa Maria, Bulacan. So, maliwanag naman yung mga ilaw. So mas liliwanag pa yan pag nakapintura na itong kwarto. Mali, pipinturahan na yan. Iniintay lang natin yung mga pintor. Dito tayo sa kabilang room. So, ito yung kanyang sala. Pero hindi pa nalagay yung chandelier dyan. So, nakatapat lang sa sa. So, ayan yung hallway. Mga three-way yan sa baba. Tapos, dito yung bedroom 3. Ayan, isang ilaw lang din. Sa tabi nito, mayroong restaurant. Ayan, kainan guys. Ito tayo sa bedroom 2. Ayan yung bedroom 2, maliwanag din yan. So, medyo maluwag to kesa sa bedroom 3. Ayan yung kanyang cabinet. So, maliwanag guys yung kanyang ilaw. Kuha na nila kuya yung cabinet. Ayan. So, ayan yung mga home run natin. Ayan, nakakit tayo. So, ayan yung mga home run. So, ayan yung mga ilaw.
lahat dito pupunta sa pull box na to. So, tapos may pull box din tayo dito para sa mga internet tsaka cable. So ihilayin na lang natin yung mga alambre, pagpapasokan na natin sila ng wire. So nandito tayo sa hallway. So bali dito yung ating panel board. So ayun yung kanilang nagawang cabinet. Bas, parang taas niya na lalagyan pa ng tiles. Ayan, ayan yung mga loob ng kanilang cabinet. Ilaw na natin yung bahay. So ayun yung sa CR. Ayan, common CR yan guys. Ito yung hallway. Tapos dito yung kitchen. So ayun yung kitchen niya guys. So bali yung task niya na tiles yan. So ito yung mga cabinet. Dito naman sa dining area, hindi pa nakakita mo. So, parang PVC panel yata ito. So, ayan si Tatay Ray. Ito yung sala niya, guys. So, ayan. Yun yung kanyang sala. Tapos, ito yung master bedroom. Kaya yun si Kuya Dave. Kuya Dave! Ito yung walk-in closet niya guys. Tapos yung master toilet, hindi pa nakagisa. So, kaya tayo sa taas, tignan natin yung mga ilaw. So dito mayroon siyang chandelier. Magbablog muna ako tayo. Ha? Magbablog muna ako. So ayun si tatay nito. Nagblog ka? Oo. Welcome to my vlog! So ayun, matutulog na siya. Ito yung bedroom 1. Ayan guys, bedroom 1. So ito yung cabinet niya. Marami ng gamit. Gamit ni tatay nito. Tapos dito yung bedroom 2. So yung bedroom 2, maliit lang. Parang small budget lang yung bahay. So ito rin yung kanyang CR, common CR. Pababa muna tayo, tignan natin siya sa baba. So, lalabas tayo para makita natin yung labas ng bahay. Ito nga pala yan guys, sa Santa Maria Bulacan. Project ni Architect Jerwin. Wala pa siyang spandre kaya wala pang ilaw sa labas.
Ayan guys, nandito na muna yung vlog natin. So maraming salamat. So huwag niyo kalimutang sumuporta sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na kayo guys. So hanggang sa muling vlog na lang. Babalik tayo ng Malolos, Bulacan. So God bless guys.